DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH para sa bagong milenyo, ang isa pang magandang duna mula sa panulat at direksyon ni Salvador M. Royales. May pangako ang bukas. Ikaw ang may pakana ng lahat, kaya ikaw din ang dapat sisihin. Kasalanan mo at mananagot ka sa akin kapag tuluyan siyang napahamak. Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat, at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay. Narito na po ang ika-apat na kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Ikaw ang ibabaon ko sa libingang hinukay mo. Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Ano ba talaga ang sinasabi mong misyon? Huwag mo nang alamin, Benji. Personal yun eh. Di sana hindi mo na lang sinabi. Na-curious tuloy ako kung ano-ano naglalaro sa isip ko. It has nothing to do with you. Kalimutan mo na yun. Huwag mong intindihin yung mga bagay na wala ka namang kinalaman. Boyfriend mo ko. Kaya kahit ano pa yan, dapat maging involved din ako. Anong silbi ko bilang partner mo kung dumidiskarte ka mag-isa? Hindi naman sa ganun. Tulad nga ng nasabi ko, walang kinalaman ang relasyon natin dito. At saka isa pa, kaya ko na mag-isa to. Hindi ko kailangan ng tulong ng kahit sino. Okay, fine. Di na kita pipilitin. Siguruhin mo lang na ang sinasabi mong misyon, hindi ko magiging konsumisyon balang araw. Para namang hindi mo ako kilala. Eh, yun na nga eh. Kilala na kita. Pag umiral ng tigas ng ulo mo, wala kang pinakikinggan kundi ang sarili mo. I'm sorry, Benji. Please, intindihin mo na lang ako. Huwag ka nang magalit sa akin. Kaya nga, bahala ka na. Ayoko nang makipagtalo sa'yo dahil lagi namang ikaw ang panalo. Nainip na ako dito, Amanda. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Parang gusto ko na uling magtrabaho. Ano ka ba, Sandro? Ang sarap na nga ng buhay mo. Tapos,
Gusto mo na namang mahirapan? Pero hindi nga ako komportable sa pagiging komportable. Oh, naiinip ka lang siguro. E di kung gusto mo, magbakasyon muna tayo sa Boracay. O kaya naman sa Palawan. Yun naman talaga ang plano ko para sa ating honeymoon, di ba? Ura-urada ka kasi. Hindi ka sumunod sa ating timetable. Kailangan ko kasing gawin yun. Para wala ng panahon at pagkakataon si Glyza na guluhin ang kasal natin. Yan ang akala mo. Kung alam mo lang diba? Ang masamang pinapalak ng anak mo. Oh, eh, bakit bigla ko natulala? Ha? Teka nga, may problema ba? Wala. Yan ang sinasabi ng bibig mo. Pero iba ang mensahe nakikita ko sa iyong mga mata. Para kasi nababalisa kay. Sabi ko naman sa iyo, nababagot lang ako. Kaya nga, inaaya kita magbakasyon para malibang ka naman. Huwag na. Mag-Star City na lang tayo. Star City? Ano ka ba? Hindi na tayo mga bata. Pwede naman tayong dun sa malaking Ferris wheel. Kahit magpabalik-balik lang tayo. Hindi naman siguro tayo maihilo kahit pa ilang ikot. Ay, narinig ko yung pag-uusap nyo kanina, ha? Gusto mo raw pumunta ng Star City? Ganun na nga, pampalipas ng oras. Naiinip na kasi ko rito, eh. Pero ayaw ng mami mo. Eh di ako isama mo. Ha? Tapos, sasakay tayo din sa Ferris wheel. Sa tingin ko, ikaw ang Ferris wheel. Hmm? Dahil pinapaikot-ikot mo ako, eh. Ano? Sa totoo lang, malapit na talaga akong mahilo. Hindi ka pa nga sumasakay sa akin, nahihilo ka na agad. O edi lalo na kung akong sumakay sa'yo. Magprangkahan nga tayo. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Simple lang. Gusto ko maging tayo. Ano? At ano naman ang magiging kapalit kung papatulang kita? Siyempre gusto ko ako lang. Ayoko nang may kahati. At kailangan, makipaghiwalay ka muna kay mama. At kapag naghiwalay na kami, ako naman ang iiwan mo sa ere. Magaling, Glyza. Tuso ka rin, pero mas matalino ko sa'yo, kaya hindi mo ako maiisahan. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Oo, ganun tumulong. Kaya ko naman po, Nay Wanda. Gusto mo? Opo. O, sige na nga. Makulit ka eh. O, eto ha. Ito yung Star Wax. Uh-huh. Ito naman yung telang pampahid sa sahig. Madalas ko naman gawin ito sa kwarto ko eh. Ay, siya. Sige na, sige na. Magsimula ka na nang matapos ka agad tayo sa paglilinis. Opo. Abby? Po? Gusto mo bang sumama sa akin mamaya? Kay mama? Paano mo nalaman? Dahil sa anniversary niya ngayon, hindi po ba? Oo. Alam ko kasi, 2 buwan yun pagkatapos akong isilang. Hindi oo, po ba? Oo. Sasama po ako, Nay Wanda. Kakantahan ko si Mama. Nung 1 taon pa yung huling bisita ko sa kanya eh. Oo nga. Nay Wanda? Hmm? Nang nalaman ni Mama na bulag ang bunso niyang anak, hindi pa siya nadismaya? Hindi. Sigurado kayo? Oo. Eh, si Papa... Hindi rin. Wait. Ay, Abigail, ang magulang kaya niyang tanggapin anuman ang katangian o kapansanan ng kanya anak. Pero minsan, iniisip ko pa rin, ano kaya ang pagkakaiba ng buhay namin kung hindi ako bulag? Wala. Dahil bulag ka man o hindi, mahal ka pa rin naman ng papa mo. At ng mga kapatid mo.
Alam nyo, Nay Wanda, iniisip ko, siguro kaya mabait si na kuya at ate sa akin? Kasi may kapansanan ako. Abi. Minsan, gusto ko rin maranasan kahit papano yung nakikipag-away kay kuya o kaya kay ate. Gusto ko rin maranasan kung paano sila mainis sa akin. Gusto ko rin maging isang normal na kapatid o kaya anak kay Papa. Ganda ng mga lugar na napupunta ni Kuya. Tsaka, sino kaya itong mga kasama niya? Mga katrabaho niya yata. Pero may napapansin ako, merong isang lalaki palagi niyang kasama sa picture. Guwapo. Single pa kaya siya? Ay, may boyfriend na nga pala ako. Beatrice? Pa? Ang kuya mo, uuwi raw ba? Patapos na ang kontrata niya. Si Abby madalas niyang tinatawagan. Siya na lang tanungin niyo. Kahit magkalayo kayo, hindi pa rin kayo nagkakasundo. Pa, nakakita ka na ba ng uwak na kulay puti? Uuwi na lang yon kapag gusto niya. Ang mahalaga, nagpapadalas siya. Ikaw talaga, oo. Totoo naman. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Ruby, saan mo tong pinto? Kapag hindi mo ito binuksan, sisira... Bakit? Arig, totoo ba? Arig! Totoo ba? Arig, ko ang braso ko! May nalaman ako sa klase mo. Nakasabay ko kanina sa library. Totoo ba? Ang ano? Minulest sa kanong teacher mo sa PE. Totoo ba? Sumagot ka! Eh, ano kung totoo? Ano bang pakialam mo? Minulestya niya ako, ha? May magagawa ka ba? May babalik mo ba yung panahon? May magbabago ba? Bakit hindi ka nagsabi sa akin? Sinubukan ko! Ilang beses ko sinubukan! Ilang beses akong kumatok sa kwarto mo, pero ayaw mo ako pakinggan! Ayaw mo akong kausapin! Pati si na mama, si papa, sinubukan ko sabihin, pero pare-pareho kayo walang panahon para pakinggan ako! Tapos ngayon, huwag kang umastang parang nagmamalasakit ka sa akin. Dahil nung panahon na kailangan ko ang pagmamalasakit mo, wala ka! Sorry. Bitiwan mo ako. Sorry. Bitiwan mo ako! Ako! Ano naman ba yung pinagtatalunan yung dalawa? Ma, ma, si Ruby. Tumahimik ka. Ma, si Ruby. Tumahimik ka! Ma, di ba pupunta pa kayo sa awarding ni Papa? Mag-prepare na kayo. Ma, may nangyari kay Ruby. Anong nangyari? Anong nangyari sa kapatid mo?
Ano ang gustong sabihin sana ni Ruby sa kanyang mga magulang? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Susan Robles, at si Chiquit del Carmen Amor sa papel na Ruby. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Rita Labanon at sa direksyon ni Roberto Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaanyayang huwag po ninyong kaliligtaang sundan at pakinggan ang mga nalalabipang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Marami tayong pera, pero masahol pa tayo sa dukha. Dito pa rin, sa ating natatanging dunang, may pangako ang bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas.